tuluyang kilalanin. Bilang husband and wife, nais lang namin makasiguro. May tumututol ba sa kasalang ito? Itigil ang kasal! At agad na nauwi sa kasalan. Kasalan? Kasalan agad? Ganun na ba ngayon? Nagkakilala ba to? Bakit naman kasalan agad? Teh. Ay! Oh, ayan ako. Gitna na kasi yung binabasa mo, Teh. Oo nga! Ayan, kaya pala. Ayun, nung araw na nagkakilala, ayun na! Akala ko naman ngayon nagmamadali na ang mga tao. Gusto kasal agad. Thank you, ah. Thank you. Thank you. Welcome, Teh. Okay lang. Masungit? Tsaka bakit parang pinagdadadabog mo yung mga tinda natin? Oh. Ay, alam ko na. Panahon, ano? Panahon ngayon, no? Time of the month. May PMS ka. No? Eh, ano naman ngayon kung may PMS ako? Ba't mo tinatanong? At PMMS? Hindi ba? PMMS. PMS. Eh, ano ba yung PMS? Hindi mo naman pala alam eh. PMS. Pre-menstrual syndrome. Lagi din ako may ganyan. Oo. O, di ba, pare? Yes, man. What's up? Give me five. Teh, sino to, teh? Sino to? Ikaw naman, pabigla-bigla naman ang pasok mo, kata. At saka hindi yun syndrome. Pre-menstrual syndrome. Ulitin mo nga. Pre-menstrual syndrome. Yan, o. Libre naman ngayon, pre-menstrual. Si Kata ito, bagong barangay Tano dito. Hindi mo siya kilala? Sandali, sandali. Kata, sabi mo sa akin, di ba hinatid mo pa siya, sabi mo, doon sa sakayan? Saan nga siya sumakay? Sa tricycle. Oh, tapos ngayon hindi kanya kilala. Ano to, Divine? May amnesia? Hindi ako tinitingnan kasi nung hinatid ko to eh. Kayo po ka. Hindi ko kilala yan. Wala akong kilala. Ano? Pangalan niya? Kata. Wala akong kilalang Kata. Nandito ka. Kinalimutan ako agad. Oo nga. Bili ka ba? Oo. Sandali, pagpasensyahan mo na masungit siya ngayon. Kasi walang boyfriend yan eh. Alam mo na, bitter. Ay, baka naman gusto mo. Ligawan siya. Wait. Gusto mo bang upresenta? Ako? Ang daming mangga doon sa amin. Eh ano naman kung maraming mangga sa inyo? Maraming mangga? Ganun. Chusy ka pa? Bakit? Gwapong-gwapo ka sa sarili mo? Excuse me. Ano ba nakain nito? Ba't parang ganda-ganda sa sarili nito? Uy, siguro ka naman makaano sa akin. Hindi ka ba nagagandahan sa kanya? Maganda naman, kaso lang papunta pa lang natigil eh. Oh, ano? Teh, nagiinit ang ulo ko dito, ha? Nag-PPMS ako dito, Teh. Hindi ko alam yan, pero ano yon? Ako, bakit mabigat din ang dugo mo sa kanya? Naiirita ako. Ayoko nang kausap si... Paalisin mo na nga to, ate. Hindi ka ba bibili? Eh, kung bibili ko dati, sinabi ko sa iyo. Wala, saglit lang. Kulang. Oh, sige. Huwag na lang kayong mag-away. Babasahin ko na ang sulat, ha? Diyan talaga nagsisimula yan, eh. Minsan hindi nagkakasundo. Dear Uge, ako si Heidi at boyfriend ko naman si Rodrigo. Rigo for short. Nagmamahalan kami at nasisiguro namin kami ang para sa isa't isa. Kaso, may problema. Napakalaking problema. Lumaki sa ina si Rodrigo. Solong anak siya at iniwan sila ng tatay niya kaya napaka-overprotective nito kay Rigo. Madalas ngang tuksuhin si Rigo na siya raw ay mama's boy. Mula pagkabata, si Rigo na ang naging biktima ng init ng ulo, reklamo at panglalait ng nanay Esther niya. Noon pa man, takot na ako sa magiging biyanan ko. Nagsimula ang mas malaking problema ng... Natatakot ako, Rigo. Lalo na pag nalaman ng nanay mo itong kondisyon ko. Huwag ka mag-alala. Paglalaban kita kay nanay. Mananagutan kita kung bahala. Okay, Rigo! Ngayon ka lang yata nakapagdala ng babae dito, ah. Siyota mo? Buti nakawala ka sa pala ng nanay. Ah!
trabaho mo? Sales lady po sa mall. Sales lady. At binentahan mo pala ang kaisa-isang taong pag-asa ko sa buhay. Na pati ang katawan mo, binenta mo na rin sa kanya. Ay, hindi naman po sa ganun. Eh, kasi dalawang taon na rin po kami nito ni Rigo eh. Rigo! Totoo ba yun? Kailan ka pa naglihim sa akin? Ha? Tsaka, gawain ba ng isang disente at masunuring bata yan? Ay, iho de pati! Ako, ikaw naman, bata ka. Aba, punta ka doon. Hindi ka naglampian. Dali, magbalik ka. Dali, balik. Ay, nako. Nakakasiguro ka ba na sa anak ko nga talaga yan? At talaga bang anak ko ang unang nakapasok dyan sa puso mo? Magkano bang sweldo mo? At anong maipapakain mo sa anak ko? Di ba ho, si Rigo ang lalaki, dapat siya ang magpakain sa amin na magiging anak namin. Kayo po talaga. Ang ibig ko sabihin, kung marunong ka magluto, at mas masarap ba ang luto mo kaysa sa luto ko? Anong klaseng kinabukasan ang may bibigay mo sa anak ko na halos 30 taon na hindi ko na ibigay? Ano? Nay! 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 Anak! Nay! Ah. Saan na po yun kasi? Huwag mo nang padalitan yung baby love mo. Baba naman muna kami pakakainin, Nay. Pumunanay. Oo. Ito ang namimiss ko. Yan lambing ng anak ko. Yan! Yan ang namimiss ko sa anak ko! Yung lambing ng anak ko! Kaya mo ba? Kaya mo bang pantayan yan? Ha? Ang mga sakripisyong ginawa ko sa anak ko sa 30 taon! Ay! Hon, kakain na tayo. Kakain na tayo, anak. Halika na. Kakain na tayo, baby. Halika na. Halika na. Teka. Teka. Rigo, natatakot ako sa nanay mo. Kung ngayon pa lang, gano'n na siya magsalita sa akin, paano pa kaya pag doon ako nakatira sa pamamahay niya? Heidi, buntis ka eh. Okay, mag-iipon pa tayo para sa baby natin. Hindi ba tayo pwedeng magsolo? Eh, si nanay, pagpasensyaan mo na lang muna yun. Ganun lang talaga yun. Pero ang totoo, bait naman yun eh. Parang anghel. Hoy! Gandang sa pananalita mo. Hell ba yun? Basta, Rigo, ah, ipangako mo. Ipangako mo. Pag nakaipon ka na, aalis na tayo sa impyernong ibig sabihin sa bahay niya, okay? Promise. I swear. Hindi, alam mo, mas maganda nito. May pakasal na tayo para mag-hanim. Totoo naman yun. Oo naman. Hanim. Hanim mo na. Hanim mo na. Ayaw na nga. Sundan natin, kapal. At kami nga ay nagpakasal na muntik pang pigilan ni Nanay Esther. Bago kayo tuluyang kilalanin bilang husband and wife, nais lang namin makasiguro. May tumututol ba sa kasalang ito? May kanyang pa ba ngayon? Itigil ang kasal! Ay! Bakit? Sino ka ba? Sino ba yan? Oo nga. Sino ba siya? Ako lang naman ang ina ng lalaki ito. Na pinikot ng babaeng to. Hoy! Judge, hindi ko siya pinikot. At kung alam ko lang na ganito ang kakakantong na nakalagayan ko, edi sana, ako man ay hindi papayag na ikaw ay maging banugang ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. Dahil kung hindi ka pumapayag, dapat tinanggal mo yan. Pinakita mo yung mukha mo. Dahil sa totoo lang, ako talaga ang nahihiya. Kung kailangan magbiro, ayoko kita maging biyeran. Hoy! Lalaki ka. Alika dito, anak. Hindi! Dito ka! Sumama niya sa babae niyan! No! No! Kailangan matauhan ka! Hindi sa magandang asawa! No! Kisosa yan! At saka nakikipaglandian!
Hindi pwede yan. No! Teka! No! Ay! Uy! Ada! Ano ba? Bakit? Kakaya. Ako, kakaya lang pa. Ano, anak? Bakit? Tama na. Yung flower ko, hala. Sige, anak. Huwag na. Bait. Tuloy na. Okay na dyan. Umayag na yung nanay. Dahil sa pagmamaktol ni Rigo, nahimasmasan naman si Esther. Natuloy ang kasal namin at dahil nauna na ang deposit sa tiyan ko, dumiretso na kami sa bahay nila. Simula pa lang pala yun ang mahabang kalbaryong pagdadaanan ko. Nakikilit niya ako sa anak! Uy, baya! Hindi ako makatulog eh. Sanay kasi ako nakatabi kita pag matutulog na tayo. Hindi ba pinaghihili kita kaya ka nakakatulog? Tsaka, anak, ayoko pumunta doon sa kabilang kwarto. Pakiramdam ko may multo. Ay, multo, aswang, bruha, kayo ho yun. Ako ba pinaliligan mo? Ako hindi ho. Hindi ho multo, aswang, bruha, ako yun. Ang mabuti pa ho, kayo na lang mag-ina ang mag-honeymoon, na? Bye-bye. Sige, anak. Tulog na, bunso. Hoy, gumising ka dyan, hoy! Senyorita, hindi ka senyorito dito, ha? Naghahanap buhay naman ako! Tanghali na! At ikaw, asawa ka lang, ha? Ako, nanay, ako may-ari ng pamamahay na to. Sampid ka lang! Inay, buntis ho ako. Ay, ako! Tigilan na nga ako dyan sa mga rason-rason mong buntis-buntis na yan. At huwag mo ako matawag-tawag na nanay. Hindi kita kadugo. Eh, kasalo kami ng anak nyo. Aling Esther. Ako, papakita mo pa yung sing-sing na yan? At huwag mo akong matawag-tawag na Aling Esther. Ano akala mo sa akin? Ha? Tindera? Katiwala? Katulong? Hindi, sige, alam ko na ho. Esther na lang ho. Esther, the monster. Hoy! Kahit matanda na to, matinik pa rin ang tenga ko. Ha? Tingnan na lang natin kung sino ang mukhang monster sa paningin ng anak ko. Heidi, makipulutan ka muna dito sa amin. Kumusta naman bala yung honeymoon nyo ni Paring Rigo? Istorbo ba kayo ni Aling Esther? Ay, Heidi, huwag kang mag-alala. Kaibigan namin si Rigo. Ay, nako. Ganun ba talaga yung bena ko, ha? May pagkabruha. Nako! Alam mo, sabi ng nanay ko, mabait yan dati noon. Oo. Oh. Pero, mula nung iniwan siya ng tatay ni Rigo, ayun! Naging monster na. Braw! Ay, kamukha! Yeah. Ay, Diyos, kamukha mo. Eh, close kayo. Paring Rigo, oo. No. Mabait yan si Paring Rigo. Hindi, nung biyanan ko nga. Ay, yung biyanan. Pagka-monster nga. Nakakatakot na din. Ay, excuse me. Busy kayo. Di ba yung busy ka? Nagbabasa ako dito, oh. Basa ako ng basa. Wala naman palang nakikinig sa akin. Ako, oh. Ay! Kinig ako dito. At bakit naman kailangan nakahiga ka pa dyan? Ginawa mo pang uunan yung mga paninda ko. Babayaran mo yung kata, ah. Ang ganda-ganda kasi pakinggan ang boses mo. Talaga? Oo. Parang nakikinig ako sa radyo. Ay. Ang galing-galing mo eh. Salamat. Oo. Alam mo, pag pinapakinggan kita, parang purong nakakatuwang mga kwento. Oo. Naalala ko tuloy yung lula ko sa'yo. Ganon? Oo. Kabataan ako, ginagano ko ng lula ko eh. Divine! Baka naman gusto mong pumunta muna sa banyo. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka parang nagutuwa? Ito, parang
Buntis ata ako, te. Buntis ka? Te. Ay, paano ka naman magbubuntis? Ni wala nga ako nakikita naliligaw sa'yo dito. Te, paano mo malalaman? Dilat ba ang iyong mga mata tuwing gabi? Malalim ang gabi. Mahaba ang buwan. Maraming nangyayaring kababalaghan. Ah, kababalaghan nga ito, pag nabuntis ka. Sabi ka talaga sa akin, te. Kaya nga gabi, para madilim. Oo, at didilim talaga ang paningin ko sa'yo kung di mo hayaan si Ogay na ipagpatuloy ang kanyang pagkukwento, ha? At hindi ako tatay ng binubuntis mo. Oo, talaga imposible ikaw maging tatay. At kung ikaw man, i-deny kita. Ay, deny mo na ngayon na. Ngayon na. Tama na, tama na. Ito na talaga ang totoo. Ito na. Pagpatuloy na natin, dear viewers. Dahil mahal ko si Rico, tiniis ko lahat ng pangaapi sa akin ni Nay Esther. Nangako naman kasi si Rico na kapag nakaipo na siya, lalayasan na namin ang bruhang biyenan ko. Sarap. Kain. Wow! Daming pagkain, ha? Kanin, ha? Wait, nandito ka na pala. Ano ba yung Lady, halika. Kain ka. Kain ako. Palibas, ha? Maghapon na yan sa labas. Nakikipag-chismisan sa tindahan. At hindi lang yon, ikipaglandian pa sa mga lalaki sa labas. Hala? Hindi totoo yan? Hindi ko lang kasi matagalan. Ako na naman ang gagawin mong kontrabida sa anak ko. Ay, nako, mabuti pa, anak. Kumain ka ng kumain, ha? Huwag kang nagpapakagutom. Tsaka paborito mo yan, yung adobo niluto ko. Di ba, gusto mo adobo? Ay, hindi. Halika, kumain ka na. Ay, nako, huwag mo nang pilitin ng ayaw. Ay, naman. Hindi mo pa niyayayang kumain yung asawa ko, eh. Bakit? Inasikaso ka ba niya? Ang asawa, dapat parang nanay yan sa pag-aasikaso sa anak. Sige na, kain na. Miss May, ito pante. Yan, ako na. Yan, ako. Hindi ko na kaya, Rico. Pabalik na lang ako sa amin. Eh, di ba nga tinakwil ka na nga ng pamilya mo simula na nabuntis kita? Oh, sige, teka muna. Relax ka lang. Relax ka lang. Sige, eto. Promise. Promise, aalis na tayo dito pagkapanganak mo. Eh, ngayon kasi medyo mahirap yung sitwasyon mo eh. Eh, paano kung may racket ako sino kasama mo sa bahay? Diba? Sige. Promise, ah. Promise. Kusa ka pupunta? Naku, yung pinto. Ay! Tay, magkano hong isang tumpok? Manang kalahating kilong baboy. Ay, hindi kumakain ng baboy ang anak ko. Manok ang kinakain niya. Huwag na lang. Ay, manggang hilaw! Sama! Ay, hindi kumakain ng manggang hilaw ang anak ko. Nay Esther, para sa akin ho yung manggang hilaw, oo. Talaga ha? Sa'yo lang ha? Buhay mo lang iniisip mo. Mabuti na lang nandito pa ako para sa anak ko. Ay, Nay, di ho ako nakikipagpaligsahan sa inyo, ha? Kalahati. Mangga. Hoy, ako ang nanay. Alam ko ang para sa anak ko. Dahil ako ang bida sa buhay ng anak ko. Ikaw, kontrabida. Hindi ko na to kaya. Kung hindi mo ko kaya, ituring bilang manugang mo. Ituring mo man ako. Tanggapin mo ako bilang ina ng magiging apo mo. Kung hindi mo kaya, tauhan na lang ng bahay ninyo. Sige, tatanggapin ko. Dahil mahal ko si Rico. Mahal ko ang anak ninyo. Mas mahal ko ang anak ko. At walang makakapantay doon. Dahil ako ang nagluwal sa anak ko. Kaya alam ko, ang bawat hininga at utot niya, alam ko, naintindihan ko ang ibig sabihin. Ang galing niyo talaga. Oh. Wow! Wow! Sige nga ho, ano ibig sabihin ng utot niya sa umaga? Eh yung sa gabi, yung mas malakas, yung mas bonggang utot. Sige. Di ba pag umaga nga, di ba? Punong-puno yung tiyan natin. Oo, tama yun. Medyo kumukulo-kulo. Tapos sa gabi, parang gusto mo nang... Oo, tama. Hoy! Ano?
Ako pa rin ang ina, ikaw ang asawa. Tama ka. Anak mo lang siya. At hindi mo siya mapipigilan habang buhay kung sino ang gusto niyang mahalin. At ako yon. Ako! Itong tandaan mo, ang asawa napapalitan. Pero ang ina, nag-iisa lang yan kahit kinamumuhian. Eh, talaga namang kamuhi-muhi kayo eh! Monster! Ho, tingnan mo na. Sarili, para maganda usapan. Ano yan? Costume. Ay, ang taray. Ay, ang ganda. Ay, bagay sa'yo, okay. Nay. Siya pula! Siya pula! Ay! Siya pula! Tama na. Nay, tama na. Huwag niya naman na kayong mag-away. Eh, paano ba yung asawa mo? Oo nga, Nay. Si Heidi, asawa ko na nga eh. Kaya huwag ka na dapat magselos. Eh, wala namang alam yan eh. Ayaw magpaturo. Oo nga eh. Ang gusto ko nga... Ang sabihin mo, ayaw niya akong turuan. Dahil pag natuto ako, natatakot siya na tuluyan mo na siyang iiwan. Heidi, gusto ko magkasundo kayo. Tayo, isang pamilya tayo eh. Naku, hindi! Hindi ko na kaya, hindi ko na kaya tiisin ang mga apay niya sa akin! Anak, totoo ba yung sinabi niya? Iiwan niyo na ako? Nay, Nay, hindi po mangyayari yun. Ang gusto ko lang po magkabati po tayo lahat eh. Magkasundo po tayo, Nay. Mahal ko po kayo eh. Hindi! Hindi! Hindi ko na kaya tiisin ang mga apay niya sa akin! Eh, di ba? Butihang palad, Ate Uge, naging maayos at mabilis naman ang aking panganganak. Nabiyayaan kami ni Rigo ng isang malusog na lalaking anak. At para maiba sa lahat, ang ipinangalan namin sa kanya ay Junior. Hindi ba napaka-unique ng pangalan? Junior? Ay, ito, Father! Danda naman. Ay, danda. Congratulations! Thank you. Abilis-bilis. I'm very sorry. Flowers po ito galing sa husband ninyo. Honey! Kumakasigaw naman. Ay, ano ba yung baby? Ano? Ang cute! Ay, nakuya ko. Cute! Ang cute nito. Ang cute! Excuse me. Yes. Asawa ko yan. Ay, oo. Oh, ano ginagawa niyo? Ang cute po kasi. Ah, talaga. Alam mo, pinadala ng biyenang ko eh, no? Biyenan? Ha? Biyenan? Pag-awayin kaming dalawa mag-asawa, no? Ay, wala po na bumuto sa akin. Hindi ko nga po kilala ang biyenan ninyo. May biyenan po kayo? Oo, namahan. Ay, mukhang bruha, no? Mukhang bruha? Oo, yung maputi. Maputi, mistisa. Di ba katangkaran, pero ang tapang. Teka. Ano bang gusto niyong palabasin? Ay! Eh, ano bang gusto mong palabasin mo? Huwag dito. Kung gusto mo, mag-usap tayo sa labas. Abay, excuse me, kakapanganak ko lang. Hayop ka. Lawal ko sa mundo. Kaya kong buhay ko. Ano mo? Ayun. Pwede po ba umalis na ako? May sasabihin po ako eh. Yung baby, hindi mo kamukha. Ay, ano ba? Pwede.
Di ba umalis ka na, nag-aaway na kami mag-asawa, oh? Ito naman. Ay! Este! Eh, Este. Este, aalis na pala. Hindi ko siya kilala. Yan yung baby na yun. Ang apo ko. Ay, naku, napakagwapo ng apo ko. Ma, kunin ko nga yan. Ay, naku, baby. Diba itong pinawa mong kwarto, sweetheart? Walang aircon? Nakilit. Ma, yung anak natin, oh. Kamukhang kamukha ako, ano? Oh? Ang gwapo-gwapo naman. Papadedehin nyo, Nay. Bakit may powder na yan, Nay? Naku, wala na. Ay, baka pakita ko sa'yo. Ay! Ituyot na pasas. No! No, ako na huwag papadedehin. Hindi, ako na magpapadedehin. Sleep na kayo. Sleep. Sanay ako mag-alaga ng bata. Ako na huwag magpapadedehin. Ay, nakita mo dagol na dagol yung anak ko, oh. Ay, hindi na ako. Ako na. Nalagaan ko mabuti yan. Ay! Ako na! Ay, nako! Nagahamon ka! Nagahamon! Nagahamon! Tumigil ng kakaaway, ako ang aalis. Isasama ko tong bata, hindi niya na makikita. Tama. Yan ang pangako sa akin ng Rico ko, na pagkapanganak ko, iiwan ka na namin at hindi mo na makikita ang apo mo forever and never till the end of time. Ay, stop. Buti na lang, kinuha ko. Bibili mo din. Kung hawakan ko, inahawakan mo. Bastos ko talaga. Teka, huwag mo sabihin sa akin, buntis ka na naman. Para kang hayop. Tao po ako, asal tao, at tao makituho. Hindi kagaya nyo, asal hayop. Bastos ka talaga. Wala kang galang sa nakatatanda sa'yo. Respect is earned, not demanded. Thank you. Oh! Ano raw? Ay, di naintindi. Akin na kayo mga kalabasan yan. Ah, magagata. Naku, Esther, pinakayaw na lahat ni Heidi. Magluluto daw siya ng ginataang kalabasa. Akin na yan lahat. Talagang nananadya ka, no? Kung ano yung bibiling ko, bibilin mo din. Ikaw ka. Ay, cabbage! Squash! Kaya ito ko kayo. Ito mga manggang. Ito yung headgear natin. Ito kaya. Sige. Ready? 1, 2, 3. Ano? Ako na laban mo? Hindi pa yan. Hindi mo ako kakayanin. Hindi mo ako kakayanin. At... Tingnan natin. Anak ko yun ah. May kasama babae. Nagbababae siya. Iniwan ka na. Kitang-kita. Nakito. Hay, siya. Buti naman nandito ka. Buti naman dumating na kayo. Iwanan niyo naman yung anak ko dito mag-isa. Hindi ko iniwan dito ang batang mag-isa. Pinagbiling ko kay Aling Pilar. At ikaw, saan ka nandun? Sinong kasama mo? Teka muna. Tama ba itong nakikita ko? Okay na kayo? Bati na kayo? Yes! Diyos ko! Thank you, Lord! Bati na yung mag-ina ko! Ayos! Ang cute, no? Oo. Tama ka. Bati na kami. Pero may bago kaming kaaway. Sino yun? Kitang-kita namin. May kasama ka. At buntis. Sino yun? Ako yung kaaway nyo nga. Ako sino yun? Teka, hindi ko anong alam! Anong nagawa sa akin itong hayop ka? Teka, anong gagawin? I'm giving you the blessing.
Atak! Kitang kita rin. Kitang kita namin. Naku, kayo sa buhay. Ha? Isang babae. Kaya ba? Kung kailan ka nang kaatak? At saka kapag gagawin na mag-anak ako, tama ba naman yan? Niluro ko ba sa'yo yan? Tingnan mo yung tsura ng anak ko. Kawawa naman, oh. Kaya lang talagang dapat bigyan siya ng leksyon, eh. Kasi ganyan-ganyan ang tatay niya sa akin noong araw. Habang maaga, dapat malaman niya na tayo mga babae hindi basta-bastang niloloko at pinapalitan. Kaya magkakampi tayo, Nay. Lalaban tayo, Nay. Tumagay tayo, Nay. Hindi ko babae yun. Kumari ko yun. Buntis eh. Nagpatulong. Alam nga naman pabayaan ko. Kayong mga babae, nagdudumi ng isip nyo. Bintang kayo ng bintang, sugod kayo ng sugod. O ano, masaya na kayo. O nga naman, Nay. Hindi man lang natin natanong si Rigo. Eh, okay ka lang ba, babe? May masakit ba sa'yo? Kamusta ka? Parang ako naman ngayon ng kontrabida, matapos tayong magbate. Kasi naman, Nay, sinabi mo sa akin, kabisado-kabisado yung anak nyo. Bawat hininga, bawat utot, kabisado nyo, alam nyo, ibig sabihin. Oo nga, hanggang sa madiskubre ko na nang bababae siya. Nay, hindi ko nga babae yun. Ba't ba ang kulit nyo? Alam nyo, Nay, mahal ko kayo eh. Pero parang minsan, naiisip ko na gusto ko na kayong iwan. Bubukod na lang kami ni Heidi kasama yung apo nyo. Rigo, anak. Inaamin ko. Totoo, naging mahigpit ako sa'yo. Sobra akong naging mahigpit sa'yo. At naging kontrabida talaga ako sa paningin ni Heidi. Dahil yun sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Kasi may takot ako, anak. Natatakot ako. Napaka-isang araw, iwanan mo ako. Natatakot ako. Iwanan mo ako, anak, ng mag-isa sa pagtanda ko. Kasi malungkot yun, anak. Malungkot. Malungkot na lisanin ka ng mga anak mo. Nay, nag-iisa lang po akong anak niyo. Sinasabi ko yon para sa mga ina na maraming anak. Pero totoo yan, malungkot ang maiwan kang mag-isa. Sumulat sa Yuge ay para humingi ng payo. Pagbibigyan ko ba ang biyanan ko o iiwan na namin siya? Lubos na gumagalang, Heidi. Ang ganda-ganda naman ang binasa mong sulat. Andiyan ka pa rin. Ang ganda ng kwento. Talaga? Oo, alam mo, lagi na ako mag-ronda dito. Para marinig ko yung boses mo. Oo. Hindi lang boses mong maganda. Ang ganda-ganda mo rin kasi. Talaga. Salamat, ha. Maraming salamat. Alam mo, sigurado ako, may maganda rin sa'yo eh. Hindi ko pa lang talaga makita ngayon kasi masyado pang maaga yung pagkakakilala natin. Pero sigurado ako may maganda sa'yo. May maganda talaga sa'kin? Talaga? Ano yun? Ngiti. Oo. Oo. Patingin niya? Tsaka na nga yung ngiti mo. Ay! May customer pala tayo. Divine! Divine! Wala pala yung assistant ko. Pasensya na. Mamaya na lang po kayo bumili. Sa palagay ko, madam, matutulungan niyo ako. Kasi parang maraming na kayong wisdom, ika nga. Yung opinion niyo, kailangan ko eh. Ako? Opo, kayo po. Ano kala mo sa akin? Si Chadeli? O si Tita Mel? Excuse me. Ay, wala naman po. Napakasungit naman pala. Sorry. Sorry po. Ikaw na lang kaya. Oo, baka meron kang opinion. Ganito po kasi yon. Tingin ko po, deserve po talaga ni
Esther the Monster na mabigyan siya ng pagkakataon, isa pang pagkakataon kasi gaya nga po na sinasabi nila, yung mga matatanda daw eh umiiksi na ang pasensya talaga at nagiging masungit na minsan. Nako, mabuti naman at naintindihan mo kami. Mawalang galang na po, madam. Bakit naman kumakakami kayo? Is nasali mo pa ako. Malayo-layo pa ako sa 20% discount. Bihira naman. Oo nga. Oo, ay, tapos? Ayun, yun na nga po. Yung sinasabi ko nga po. Kasi isang pamilya na po sila, di ba? Yung asawa, yung lola, tsaka yung apo. Oo. So dapat lang na magkasundo-sundo sila at maging peace na sila to everybody. Mabuti naman kung ganon. Kasi alam ninyo, ang mga lola at saka biyanan, malaki rin naman ang naitutulong sa pagpapalaki ng bata. O halimbawa, yung mag-asawa, may trabaho, pumapasok. Kanino iiwan ng bata, kundi kay lola? Tama! Ay, tama talaga. Napakaganda ng mga opinion ninyo. Kailangan matanda ako. Hindi ba yung payo ballpen at saka pabla isusulat ko? Para pag nakita ko si Heidi at saka si Esther, masabi ko, ang perfect eh. Ang perfect. Ba't ganun? Parang match na match. Eh, hindi na kailangan. Bakit? Kasi sila no mismo, si Miss Heidi at saka si Miss Esther yung pinapunta ko dito para humingi ng payo sa'yo. Ha? Eh, bakit naman hindi mo sinabi ka agad? Ay, Heidi! Madam, ako madam, baka naman magalit ka rin sa akin. Eh, ikaw naman. Kaya naman pala, sobrang perfect ang advice. Kasi, kayo pa yung nangailangan. Ikaw talaga, hindi mo naman sinasabi ka agad. Ang dahan naman, mabali yan. Kasi naman, hinahabaan ko na lang ang pasensya ko sa'yo. Talagang babali ako. Kanina ka pa nagsusungit sa akin. So, buti ba? Batiin na lang natin si Esther. At hindi siya monster. Because it's Mother's Day. Happy Mother's Day po! Thank you! Happy Mother's Day, Nito! Hindi mo ako mother, at saka hindi ako mother. Ayun naman pala, pwede naman palang magkasundo. Sa inyo na rin galing advice para sa inyo. At yan ang mahalaga. Kasi pag nagkakasundo naman ang pamilya at napag-uusapan ng mga diferensya, edi Happy Mother's Day! Yeah. Happy Mother's Day! Yes. At para sa akin mga dear viewers, napaka-importante rin na bukas na magkasundo-sundo tayo, vote wisely! See you next Sunday! Dito lang yan sa Dear Uge! Dear Uge! Ang dami mo kasi pa. Tuka! See you next Sunday! Tawa! You lose! Tawa!